palagi ko siyang pinupruning kaya siya tumangkad ng ganito. Yan. So tinatanggal natin yung mga nasa baba ng dahon. So hindi naman nakatulong to. Hindi na nasisinagan ng sikat ng araw. Yan. So pinupruning natin. Nag-iiwan din tayo ng mga sanga. Pansin natin dito. Yan, nagkakaroon din siya ng bulaklak. Ayun, welcome back sa Pardan TV, mga parikoy. Yan, so papakita ko sa inyo tong ating sunflower. Napakatangkad ng ating sunflower, matangkad pa sa akin. Although hindi naman ako ganong katangkaran, pero napakatangkad talaga ng ating sunflower. Tumangkad ng ganito tong ating sunflower dahil sa ating pagpupruning. Yan, so tinatanggal natin tong mga dahon niya sa baba. Yan, mga infected ng mga insekto. Yan. Yung pinupruning natin to kasi hindi naman na ito nakakatulong sa ating halaman. Yan. So tinatanggal na natin. Yan, sinubukan din nating mag-iwan ng mga sanga. Yan. Yan, kung napapansin nyo, meron din itong mga future na magiging bulaklak. Yan. So every sanga meron. Hindi ko lang sure kung mabubuhay niya lahat ito. Yan, so sinusubukan natin patibayin ng kanyang pinakapuno para in case na mabuhay niya itong mga bulaklak na to, eh maaring hindi siya matumba. Yan. Lahat ng sanga meron ding flower. So sa mga nakikita akong sunflower, sa isang puno ng sunflower bali isang bulaklak lang yung binubuhay nila. So, sa kaso natin sa sunflower na to, susubukan natin itong buhayin lahat. Yan, kaya hindi natin tinanggal yung mga sanga na ito. Yan, lahat ng kanyang sanga ay mayroong bulaklak. Mabubuhay siguro itong mga to. Tignan natin. Yan. So napakatangkad ng sunflower na to. Yan, meron pa doon. Lahat ng kanyang sanga ay may bulaklak. Tingnan natin kung mabubuhay. Yan. So pakita ko rin sa inyo itong kanyang bunga. Yan. So parang kakaiba itong kanyang bunga. Yan. Kita nyo naman. Dito ay lumukadkad na sa bandang baba. Sa bandang taas ay meron pang namumuong isang parang bulaklak na naman sa gitna. So meron din ba kayong sunflower na ganyan? Yan, so kung meron kayong explanation, maaring i-comment natin. Maaari kayong mag-comment sa baba. Yan, sa may comment section para malaman natin kung anong mga opinion nyo sa bulaklak na to ng sunflower. Yan. So kung may magtatanong man dyan kung paano ko ito pinalaki ng ganito, ito ay wala ding abono. Hindi ako nag-apply ng abono dito. So kung mapapansin nyo yung lupa, ayan, may mga castings ng mga bulate. Ayan. Sadyang mayaman lang sa nutrients ang ating lupa dito. Kaya tumangkad ng ganito tong aking sunflower. Ayan. Ni konting abono wala tayong in-apply dyan. Yan, organic lang siya, natural lang. Dito lang siya, tubig lang, tubig poso. Ayun. Oops, tanggalin natin 'to. Ayun. Pruning. Ayan. So itong sanga na 'to ang magsusupply ng nutrients papunta dito sa bulaklak. Ayan. Ayan. So napakatangkad nito, mga parikoy. Gusto ko lang i-share tong sunflower natin. Ayan. Ayan, pare ko, kung bago ka lang sa ating channel, eh maaring pakipindot mo na rin yung subscribe button dyan. Ayan, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga paparating nating videos. So ang video to ay isang update lamang
sa ating sunflower. Yan, yung mga gardening tips natin dyan, abang-abang lang mga parikoy. Yan, so hanggang sa mga susunod na videos mga parikoy, maraming maraming salamat. Yan, so itinanim ko itong sunflower na ito. Nasa second week na ng April. Kaya medyo late na siya nung tinanim ko. Ayan, so mabuti at nakaligtas siya sa dire-diretsong ano, ulan. Sa panahon ng tag-ulan. Ayan, so nabuhay pa rin siya. Ayan. Ayan, so ang gagawin natin dito, susubukan nating kukuhanin yung mga buto na ito at may tanim na naman ulit sa summer. Ayan. So titignan natin kung makakuha tayo ng madaming buto dito para itanim. Ayan. I-set aside muna natin para sa summer kasi tag-ulan na. Ayan. Tag-ulan na at maswerte at tabuhay pa rin tong sunflower na ito. Ayan. Yung tatlong kasama niya wala na eh. Dati nandyan at doon sa bakante na yon, dyan yun. So susubukan natin isave yung mga buto na ito. Ayun.